niya ang langit at lupa. Nilikha niya ang araw at buwan. Nilikha niya ang mga isda't ibon, mga hubad at karagatan. Tunay siyang banal at dakila. Purihin ang kanyang ngalan. Ang lahat ng likha niya'y mabuti. Pinagyaman niya ng lubusan. Purihin ninyo ang Panginoon, dakilain ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo, amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita, at sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya'y sinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, gawin mong lagi naming matapat na sundin ang loob mo upang kami wagas na makapaglingkod sa iyo. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo ang lahat. Pagbasa mula sa sulat ni Apostol San Pablo sa mga taga-Epeso. Mga kapatid, noong una'y mga patay kayo dahil sa inyong pagsuway at mga kasalanan. Sinunod ninyo noon ang masamang takbo ng sanlibutan ito at napailalim kayo sa prinsipyo ng kasamaan, ang espiritu nagahari sa mga taong suwail. Dati, tayo kabilang sa mga ito, namuhay ayon sa pita ng laman at sinunod ang masamang hilig ng katawan at pag-iisip. Kaya sa ating likas na kalagayan, kabilang tayo sa mga taong kinapapuotan ng Diyos. Subalit napakasagana ang habag ng Diyos at napakadakila ang pag-ibig na iniupal niya sa atin. Tayo binuhay niya kay Kristo kahit nung tayo'y makapatay pa dahil sa ating pagsuway. Naligtas nga kayo dahil sa kanyang kagandahang loob. Dahil sa ating pakikipag-isa kay Kristo Jesus, tayo muling binuhay na kasama niya at pinaupong kasama niya sa kalangitan. Ginawa niya ito upang sa darating na mga panahon ay maipakita niya ang di masukat na kasaganaan ng kanyang kagandahang loob sa atin sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Dahil sa kagandahang loob ng Diyos, ay naligtas kayo sa pamamagitan ng inyong pananalig kay Kristo. At ang kaligtasan ito ay kaloob ng Diyos, hindi mula sa inyo.
Hindi ito dahil sa inyong mga gawa, kaya't walang dapat ipagmalaki ang sinuman. Tayo kanyang nilalang, nilikas sa pamamagitan ni Kristo Jesus upang iukal natin ang ating buhay sa paggawa ng mabuti na itinalaga na ng Diyos para sa atin noon pang una. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Tayo sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa. Panginoon'y papurihan, paglingkuran siyang kusa. Lumapit sa harap niya at umawit ng may tuwa. Tayo'y sa Diyos lamang tayong lahat na nilalang. Ang Panginoon ating Diyos, ito'y dapat malaman. Tayo'y Kanya, Kanyang lahat, tayong lahat na nilalang. Lahat tayo'y bayan niya, kabilang sa Kanyang kawan. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Pumasok ka sa Kanyang templo, na ang puso'y nagdiriwang, umaawit, nagpupuri, sa loob ng dakong banal, purihin ang ngalan niya at siya'y pasalamatan. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Siya'y Diyos na mabuti't laging tapat kailanman. Tayo'y sa Diyos lamang, tayong lahat na nilalang. Tumayo na po ang lahat. Alleluia, 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 Alleluia. Mapalad ang mga dukha na tanging Diyos na lumikha, ang pag-asa at adhika. Alleluia, 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 Alleluia. Sumainyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi kay Jesus ng isa sa mga tao, "Guro, iutos nga po ninyo sa kapatid ko na ibigay sa akin ang bahagi ko sa aking mana." Sumagot siya, "Ginoo, sino ang naglagay sa akin bilang hukom o tagapaghati ng mana ninyo?" At sinabi niya sa kanilang lahat, "Mag-ingat kayo sa lahat ng uri ng kasakiman, sapagkat ang buhay ng tao ay wala sa laki ng kayamanan." At pagkatapos ay isinaysay ni Jesus ang talinghagang ito. Ang bukirin ng isang mayaman ay umani ng sagana. Kaya't sinabi niya sa sarili, "Ano ang gagawin ko? Wala na akong paglagyan ng aking ani. Ah, gigibain ko ang aking mga kamalig at magtatayo ako ng lalong mas malalaki. Doon ko ilalagay ang aking ani at ari-arian at sasabihin ko sa aking sarili, ayan, marami na akong ari-arian, hindi na ako kukulangin habang buhay, kaya't mamamahinga na lang ako, kakain, iinom at magsasaya." Ngunit sinabi sa kaninang Diyos,
hangal. Sa gabing ito'y babawian ka na ng buhay. Kanino mapupunta ang mga bagay na inihanda mo? Ganiyan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupuan lahat. Magandang umaga po sa lahat. Kamatayan ang sasapitin ng nagtitipo ng kayamanan para sa kaniyang sarili, ngunit dukha naman sa paningin ng Diyos. Napakaganda po ng ating ebanghelyo ngayong Lunes. Parang may isang tao ayon sa talinhaga na walang ginawa ko hindi mag-ipon ng mag-ipon ng kaniyang kayamanan. Alam natin na yung kamalig ay taguan lamang ng mga bigas, mga palay. Pero sa kaniya, sobra doon sa palay o bigas sa kaniyang iniipon. Literally, kayamanan. Dahil sa kaniyang pag-iipon, siya ay nakapagsalita na sa kaniyang sarili na wala na siyang gagawin kung hindi magsaya, uminom, matulog sapagkat napakarami niyang kayamanan. And what happened after that? Diba, sa isang iglap, nagdesisyon ang Diyos na kunin ang kaniyang buhay at nawala ng saysay ang kayamanang iyan. Siguro po aware kayo doon sa salitang desensitization o desensitizing. Ito po ay isang uri ng proseso na ginagamit ng mga psychologists. Yung bang parang tinatanggal ang pakiramdam ng tao upang hindi niya na maramdaman sa kalaunan yung kaniyang nakikita at nararanasan. Parang pinamamanhid ang buong pagkatao sa pamamagitan ng witnessing ng mga sitwasyon sa kaniyang buhay. Halimbawa, saan na kayo manhid ngayon? Ano ba yung bagay na hindi na kayo naaapektuhan? Iyon, yun po yung desensitizing. Halimbawa, apektado pa ba kayo sa korupsyon? Di ba kabi-kabila ang korupsyon na ating nakikita o nababalitaan? Maraming nawawalang pera pero walang nakukulong. Di ba parang nakakamanhid? Parang wala tayong pakialam sa nangyayari. O kaya naman, may mga taong araw-araw alam nating mali yung ginagawa, pero sa kanilang sarili, ito ay nagiging tama. Nadidesensitize yung kaniyang emosyon at ang kaniyang isip upang makita ang tama. Sa kaniyang sariling pananaw, siya ay tama kahit mali na ang kaniyang ginagawa. Tinatanggal yung pakiramdam. Tinatanggal yung sense of guilt para masanay ka o ibang tao na ito ay iyong makita at maranasan. Halimbawa, mga pulubi, hindi na sila nasasaktan o nalalamigan dahil desensitized na yung kanilang katawan sa sitwasyon ng kanilang buhay. Kaya kapag kahit bigyan mo ng damit, yung damit na ibinigay mo after 3 or 4 days, itatapo na lang nila yon kasi alam nila na may magbibigay uli. So nawawala na yung sense of guilt sa kanila. Na minsan ay nadadala natin ito sa pananampalataya.
na minsan yung klase ng buhay natin na tayo ay namanhid na, minsan nadadala natin sa ating pananampalataya. Yun bang naniniwala ka sa Diyos? Yun bang naniniwala ka na ang Diyos ay hukom o siyang magbibigay sa atin ng tamang direksyon? Yun ang iyong paniniwala. Kaya ka nga nagsisimba. Kaya ka nga nagdedeboto. Kaya ka nga pumupunta sa simbahan. Because you believe that there is God who judges everything. Pero desensitized ka naman eh. Malayo ka naman, namanhid ka naman sa sitwasyon ng buhay, kaya hindi mailapat ang pananampalataya at klase ng buhay na meron ng isang tao. Naniniwala, pero desensitized sa kaniyang emosyon at sa kaniyang nararamdaman. Anong ibig sabihin? Hindi ako nagja-judge, pero ito yung totoo. Nagsisimba pero magnanakaw, desensitized. Nagsisimba pero nagbabantay lang ng pagkakataong makadukot o mang-snatch doon sa mga nagsisimba, desensitized. Kaya minsan tayo ay nawawala na rin ng pakiramdam na ang ginagawa natin ay kasalanan, pero tayo'y nabubuhay sa ganong uri ng karanasan, kaya we justify personally na tama ang aking ginagawa. Along the way, tayo ay haharap sa isang desisyong hindi na tayo makababalik. At ito ay ang kamatayan. Kaya ipinapakita sa Ebanghelyo ngayon na huwag tayong maging manhid sa sitwasyon ng ating buhay. Bagkus damhin natin na ang araw-araw na ginagawa ng Diyos ay araw ng chance ng pagbabago na maikabit ang aking buhay sa buhay ng paghuhukom na ibibigay ng Diyos. Ano yung aking priorities ngayon? Baka sa sobrang pag-focus ko sa priorities ko ngayon, nawawala na ang priority ko na kasama ang Diyos sa aking buhay. Sana po sa ating paglalakbay sa umagang ito, sa pasimula ng ating pagtatrabaho, sa pasimula ng ating paghahanap ng trabaho, sa pasimula ng ating pamumuhay sa pamilya, sa pamayanan, ay makita nating tayo ay konektado sa Diyos at ang bawat galaw na ating ginagawa ay nakikita ng Diyos at tinitingnan kung ano ang ating magiging desisyon sa bawat hakbang na ating pinaplano. Huwag nating hayaan na katulad ng lalaki sa talinhaga na nag-focus at ni-desensitize sa iisang gawaing magpayaman hanggat nawala na sa kanyang espasyo ang Diyos. Sana po sa umagang ito, sa araw na ito, hayaan nating kasama natin ang Diyos na maglakbay upang sa oras na tayo'y hihingi sa Kanya at magpapahukom sa bagay na mahalaga, ay palagi nating maisip na kilala ako ng Diyos. Alam ng Diyos kung ano ang aking nilalakbay. Alam ng Diyos ang aking pangarap. Alam ng Diyos ang magiging katapusan ng aking buhay. Sa ating paglalakbay, ang Diyos ang maging hukom
sa bawat pangarap ng buhay. Mag-iingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Tumayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, may pananalig na walang maliw sa pagkalinga ng Diyos sa atin. Buksan natin ang ating mga puso upang higit nating maunawaan ang mga bagay na mas dapat nating pahalagahan sa ating buhay. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang Santo Papa, mga obispo, mga pari at mga relihiyoso, naway patuloy na ipadama ang presensya ni Kristo sa buong daigdig sa pamamagitan ng simpleng pamumuhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang katarungan at pagkakapantay-pantay naway maisulong sa pamamagitan ng pagbabagong politikal, panlipunan at pangkabuhayan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Tayo naway maging sensitibo sa mga hindi nakaangat sa buhay at matuto tayong magbahagi ng ating yaman sa mga dukha. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit at mga nagdurusa naway makadama ng kayamanan ng presensya ng Diyos sa kanilang buhay. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ang mga yumao naway biyayaan ang awa ng Panginoon ng liwanag, kapayapaan, at kapahingahang walang hanggan. Manalangin tayo. Ama, paunlarin mo kami sa iyong pamamaraan. Ama naming Diyos, pinasasalamatan ka namin sa iyong napakaraming biyaya sa amin. Tulungan mo kaming may pananagutang gamitin ang aming mga ari-arian na nagmula sa iyo. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristong aming Panginoon. Amen. Magsiyo po ang lahat. Itong tinapay at anak na mula sa'yo muling pinakain sa kabutihan mo, kunin at tanggapin alay sa'yo. Pasasalamat ng puso. Tumayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugda ng Diyos samang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong ikaw ay kusang mapaglingkuran sa paghahain namin ng mga alay na iyong bigay, upang kami dalisayan ang iyong pagmamahal sa paglilingkod namin ngayong ginaganap ang banal na pagdiriwang sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Pinagbibigyan mong ito'y aming maihayag kahit na ito'y walang anumang maidaragdag sa kadakilaang sa iyo ay likas. Sa pagpupuri namin ang nakikinabang ay kami rin iyong pinakikiharapan sa pamamagitan ng iyong anak na minamahal.
Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan. Lumuhod na po tayo. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Heso Kristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawa ka niya ang tinapay, pinasalamatan ka niya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, noong matapos ang hapunan, hinawa ka niya ang kalis, muli ka niyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo. Nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan, gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin. Tumayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inialay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagintapatig kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas, kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol ni San Juan Bautista, at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugud-lugud sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa kaniya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama.
pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainyo yung lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Lumuhod po ang lahat. Narito si Jesus ang mabuting hukom ng ating buhay. Ito ang Kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo. Ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Mabuti ang Panginoon sa ating tapat kailanman. Umawit sa kagalakan ang lahat ng mga bansa, ang Diyos nating papurihan, paglingkuran nating kusa, lumapit sa kaniyang harap at umawit ng may tuwa. Mabuti ang Panginoon, pag-ibig niya'y walang hanggan. Mabuti ang Panginoon sa ating tapat kailanman. Inaanyayahan po ang mga ministry, organisasyon at samahan ng ating simbahan at lalo na po ang mga deboto
ng mahal na poong Jesus Nazareno sa ating parish-wide formation. Bukas, October 22, 2024, Martes, sa ganap na ikapito ng gabi, dito po sa ating simbahan na may temang Devotee to Disciples. Ang ating tagapagsalita sa araw na iyon ay walang iba kundi si Reverend Father Vicente Gabriel Bautista, Vice Rector, Manila Cathedral. Makiisa po tayo. Available na po ang ating mga All Souls envelopes. Sa mga nagnanais, maaari na kayong kumuha malapit sa mga pintuan ng ating simbahan o sa Information Guard. Isulat lamang po ang mga pangalan ng mga kamag-anak, kaibigan at mga kakilalang na mayapa o sumakibilang buhay na. At sa buong buwan ng Nobyembre, ito po ay ating isasama sa lahat ng mga misa na nanagaganap dito sa ating simbahan. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar. Sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Menor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Tumayo na po tayo. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, gawin mong sa aming banal na pakikinabang, kami ngayon ay iyong matulungan at mahubog para mamuhay sa kalangitan. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumairi. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa biniyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpa sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Tapos na ang ating pagdiriwang, humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Paralo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong pinamatayan ay sa gisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inahangal ang namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, walang
Santo Padre Jesus Nazareno, inilwalhati ka na.